Magandang araw sa inyo mga sir. Welcome back sa ating YouTube channel. Ito mga sir, isi-share ko lang sa inyo ito. Ayan, yung mga nakikita nyo na yan. Yan yung aking solar setup. Pabay setup lang yan mga sir. Ayan o, nakikita nyo. Yan yung setup natin. Ito nga pala mga sir, kung bakit ako nagkaroon ng ganitong setup. Kasi nga, nung kasagsagan ng pandemic na yon, hindi nagsingil yung ano sa atin, yung pinagkukunan natin ng power. Ilang buwan na hindi sila naningil, inabot yata yun ng mga 8 buwan. Pagdating ng 8 buwan, naningil sila sa atin. Ang gusto kasi nila mangyari, hindi ka pwede magbayad ng 2 buwan, 3 buwan. Gusto nila, babayaran mo yung buo na 8 buwan ang babayaran mo mga sir. So ang nangyari, nung time na yun, wala tayong pambayad sa 8 buwan. Ayun, pinutulan tayo ng kuryente. Hindi lang naman tayo ang pinutulan. Siguro sa out of 100%, mga 80% yung ang naputulan, sabay-sabay. Ang ginawa ko mga sir, dahil sa nangyari na yon na wala na tayong kuryente, ito na lang ang ginawa ko na solusyon. Pinaka-option ko na ito, mag-build na lang ako ng aking power. Ayan mga sir, kung nakikita nyo, ayan na yan sila. Yan. Ito mga sir, ang kauna-unahang ginawa natin na battery. Ito, at saka isang solar panel. Ayan, partner yan sila. Yung solar panel, yun yung nag-charge dito sa kanya. So sa ginawa natin na solusyon, ayan, nagkaroon tayo ng dito. Nagkaroon tayo ng ilaw at saka electric pan. Ito kasi kaya niya mag-drive ng electric pan, basta 12 volts lang. Kasi itong setup natin, naka 12 volts tayo. Ito nga pala mga sir, papakilala ko lang kung anong klaseng battery yung ginamit ko dito. Ito mga battery na ito, sa nakikita nyo mga sir, ayan mga 18650 battery yan, lithium yan lahat. Except dito sa isa na to, ay ibang klase na battery din ito. Ang battery nito, yung battery na kagaya sa cellphone, yung malapad siya. Kaya lang ito, malaki talaga ito, malapad. Yung ang capacity ng bawat isang cell nito, nasa 38 yung isa, ang isang battery pack niya. So ito, na-build ko ito ng 6 na piraso, 2 parallel, naka 3S din siya. At saka ito namang ating lithium na battery na ito, itong ginamit natin ng mga cell na ito, ang capacity nito nasa 3 ampere yung kada isang cell niya. Ayan. At saka ito naman yung ating LiPo4, ito yung 32700 na battery. Ang capacity naman nito mga sir, nasa 6 ampere yung kada isang cell. Sa pag-build natin nito mga sir, ayan, nilagyan ko na ito ng kung nakikita nyo, ito, balancer ito mga sir. Ayan, yung ating BMS, ayan o, ayan ang BMS natin. So lahat ito mga sir, mayroon itong balancer, ayan o, ito may balancer ito, ganun din ito mga sir. Ayan, lahat sila yan, may balancer at saka mayroon ding BMS. Mga BMS nila. Ayan mga sir, ito. Ayan yung mga BMS nila. Isa-isa yan sila mga sir, mayroong BMS at saka balancer. Ang purpose kasi niyan mga sir, kailangan kasi natin na maglagay ng ganyan kasi yan yung pinaka-guardia ng ating mga battery. Kasi ang trabaho ng BMS na ito, ito yung kanyang charging at saka discharge. Pag halimbawa na mapuno na yung battery natin, malaman niya na puno na yung battery natin, kusa siyang magka-cut off, ika-cut niya yung charging natin kung puno na yung battery. Ngayon, pag halimbawa na sa discharge naman, pag halimbawa na ma-detect niya na lubat, yung mga battery cell natin, ika-cut niya rin yun. Kasi hindi naman pwede na maubos yung laman ng ating mga lithium kasi masisira nga yung battery natin. So, ang ibig sabihin yan, may matitira talaga na boltahe dyan na yun ang binabantayan ng ating BMS na ika-cut niya yun para hindi masira yung mga cell natin. At saka ito namang balancer na ito, ang trabaho niya dito, ayan, binabalance niya yung boltahe ng kada cell natin para lahat equal sila. At saka isa pa, pag sakali na ito, pag nagkaroon ng indicator ito, kasi ito nga may indicator light ito, pag lumabas yung indicator light niya na kulay red, ibig sabihin nag-working yung balance niya. Ayan, makikita naman natin. At kung sakali na nag-plus yung kulay red niya na ilaw, yung indicator light niya, pag nag-plusing yun,
Ang ibig sabihin naman nun, mga sir, may problema tayo sa ating battery cell. Nadidetect niya yun pag may problema sa circuit natin o sa ating battery cell. Baka may nadetect siya na battery na ayaw tumanggap ng charge. So, dito yan mga sir, makikita natin sa kanyang balancer, nagpa-flashing yan siya. Kaya kung ganun ang mangyari, alamin na natin mga sir, pwede nating alamin kung ano ang nangyari, kung anong silang nasira para mapalitan na natin. Kasi sa ganito na setup mga sir, mga lithium battery na ito, hindi na pwede na pabayaan lang natin ito. Pag may nakita tayong problema, gawin natin agad kasi ito, delikado din ito. Ayan mga sir, kasi pag binabayaan natin yan, baka yan pang dahilan ng ano, masunog tayo o kung ano man dyan. So dapat sa mga ganito na setup kasi kailangan din natin ng monitoring, kailangan din natin dito ng mga maintenance para sa kanila. Kung ano yung mga dapat palitan, palitan natin. At saka ito nga pala mga sir, isa-isahin ko lang kung ano yung mga kasama pa nito. Ayan mga sir, yung ating inverter. Ayan, mayroon tayong inverter. Yung inverter naman ito mga sir, ito ginagamit natin pag kailangan natin ng 220 volts na supply. Ito kasi, yung input natin dito, ito na area na ito, ayan o, galing sa setup natin yan, ayan, papunta dito sa ating inverter, ayan, 12 volts input yan mga sir, pero yung output nito dito sa saksakan niya, 22 volts out na ito mga sir, 220 volts. So yung 220 volts na yon mga sir, para yun sa mga kagamitan nating 220 volts yung kanyang requirement. At saka ito din yung ating mga sir, solar controller. Ayan, solar charge controller natin ito. Yan yung reading natin ngayon is 13.4. Ito namang isa, yung pinakanauna ko ito na na solar charge controller. Dito ako nagsimula. So ngayon, hindi ko na ito ginagamit mga sir. Bali, nag-upgrade na tayo. So ito na ngayon yung ginagamit natin. Ito mga sir, ginagawa ko na lang ito na na monitoring. Ayan o. Ayan mga sir, kung nakikita nyo, ayan may reading tayo dyan. 13.1. Yung 13.1 na yon, dito galing yan mga sir, dito sa, ayan o, junction box natin o. Ayan siya o, ayan, paakyat yan siya. Ayan, papunta siya dito. Ayan, kung napapansin nyo, ito, ginawa na lang natin itong monitoring na lang. Dito sa output ng 12 volts, ayan o, sa ating outlet. Ayan, outlet natin ito. Dito tayo nagsasaksak ng electric pan. Sinaksak natin siya dito para malaman natin yung reading ng output niya. So, ibig sabihin, yan yung kanyang output. Ayan. Ito naman mga sir, ito yung monitoring natin sa load. Ibig sabihin, yung lumalabas na na voltage na galing sa ating setup. Ayan, namomonitor natin dito. Ito sa kanyang load ito. Ito namang nasa itaas ito, yung kulay green na ito. Ito yung bar, bar ng battery. Ayan o, apat na bar yan. So, ayan, kung nakikita nyo, naka-pull bar siya. Ibig sabihin, puno na yung mga battery natin. Ito namang kanyang reading na 13.3. Ito yung voltahe na tumatakbo sa kanyang, tumatakbo dito sa ating, wire. Tsaka yan, kung nakikita nyo yung 36.3 na yan, yan naman yung kanyang amperahe. Ibig sabihin, ayan yung kinukonsumo natin na current dito papunta sa ating mga load. Kasi ito, umaandar yung mga electric pan ko, umaandar din yung mga ilaw ko, pati doon sa kabilang kwarto, umaandar din yun. Ayan yung amperahe na nakukonsume natin, yung 34.3. Basta yan mga sir, nagbabago-bago kasi. Ito naman yung ating sino timer. Ayan, naka-timer kasi yung aking isang charger dito. Ayan o. Ayan, itong charger natin ito. Dumaan ito dito sa sino timer natin. Papunta rito. Ito naman mga sir, ang trabaho nito. Ito, may sinacharge siya dito na ito. Battery din ito mga sir. Kaya lang, itong charger na ito, yung input nito 12 volts, yung output nito 5 volts. Itong battery na chinacharge niya, 5 volt kasi ito, ayan. Kaya ako siya ginamitan ng timer, ayan, ng sino timer na yan. Kasi mag-uumpisa yung charging niya ng 9 a.m. until 12, mga hanggang alas 12 mga sir. Pero yung voltahe na pumapasok dito sa charging na ito, galing din dito sa ating power wall. Pumunta dito sa ating sino timer. Pagdating ng
Alas 9, ayan, mag-a-activate siya. Ayan na, ito na, nag-charge na siya. Maya-maya, pagdating ng alas 12, ito, mamatay naman ito. Ito nga pala mga sir, itong battery na ito, para ito sa 5 volts na ilaw ko, doon sa perimeter natin, doon sa labas. Ito naman yun, yung battery niya. At saka ito mga sir, ha, kung nakikita nyo yung junction box na ito, ito naman yung monitoring natin ito sa ating solar panel. Ibig sabihin, yung voltahe ng ating solar panel, 13.8, yung amperahe na pumapasok sa setup natin, ayan, nasa 22.6, yan yung amperahe na pumapasok dito. Yung voltahe na galing sa solar panel, ayan naman, yung 13.8 na yan. Ayan mga sir, yung aking setup, naipaano ko na sa inyo, ayan. Ayan mga sir, so, ayan, kung nakikita nyo, yan lang yung setup ko na yan, ayan. Simpleng setup lang yan, pangbahay na setup lang yan mga sir. Ito mga sir, i-ano ko rin sa inyo kung ano yung kaya ng ating setup na ito. I-share ko lang din sa inyo sa ganito kalaki na setup mga sir. Ayan kung ano yung inaano ko dito, ano yung pinagagamitan ko dito sa ganitong kalaki na setup. Ito nga pala mga sir, mayroon ako dito na ano, na ito may heater tayo dito na 12 volts. Ayan no. Ayan. Kung nakikita nyo, nakasaksak na yan doon, no? Doon galing yan sa ating setup, ayan, no? Ito mga sir, kasi 12 volts ito, ang ginawa natin dito, direct lang tayo dito sa ating setup. Ayan mga sir, ito yung ginagamit namin pag halimbawa na nagpapakulo kami ng mainit na tubig, ayan, no? Power on lang natin to, ayan. Ayan mga sir, tapos halimbawa na ito, rice cooker namin, ito yung ginagamit namin, magluto kami ng aming, ano, kanin mga sir. Ito naman oh. Ayan oh. Ayan yung kanyang plug mga sir. Ito siya oh. Ito nga pala yung ating rice cooker na ito. Ang capacity nito nasa 10 cups. Bali isang beses lang po kami magsaing dito. Isang araw na namin ito na ano na pagkain. Kasi itong klase na 12 volts na rice cooker na ito mga sir, ito naka ano ito na thermotype siya. Pag halimbawa yung kanin natin ay hindi basta-basta lumamig sa ganito na ano, rice cooker. Ito naman yung kanyang yan no. Ito pag halimbawa na kulo na yung tubig dito, kung magluto man tayo dito sa rice cooker na ito, gagamitin natin siya. Dito aalisin lang natin itong isa at ito naman yung ipapalit natin. Yan lang mga sir. Ito kaya niya ito. Ito yung ginagamit namin araw-araw na rice cooker na ito. At pag nag-ano kami ng tubig dito din. At saka yung inverter ko mga sir, ang gamit naman yan, kung ginagamit ko yan sa mga 220 volts natin na kagamitan. Halimbawa, ito, meron akong ano dito, ayan o. Oh. Ayan mga sir, ito, nebulizer ito. Ito, hindi naman pwede na i-drive natin ito sa 12 volts kasi ang requirement talaga nito, nasa 220 volts siya. So ito, try natin ito, paandarin natin ito gamit yung ating power wall. Ito mga sir, plug ko lang dito tayo sa inverter na ito kasi ito nga 220 volts ito. Power on ito, saksak muna natin. Ayan. Ayan, nakasaksak na mga sir. Power on natin ito. O ayan na mga sir, umaandar na yung ating inverter. Ayan, may output na siya na 224 volts, yung kanyang input nasa 12.9 volts. Ayan, dito tayo sa ano natin. Sa ito, nebulizer ito mga sir, gamit ng anak ko to kung sakali na kailangan niya. Ito, power on natin. O ayan mga sir, kung nakikita nyo, ayan, gumagana siya. Doon sa inverter natin galing yan. Yung inverter naman, galing din dito sa ating mga battery. Siya yung nagpapagana ng ating inverter. Yung inverter naman, kinumbert niya yung voltahe papunta dito sa 220 volts nating nebulizer. Yan yung mga load mga sir. At saka ito pa, ipapakita ko sa inyo yung ating ilaw. Ito, patay muna tayo. Ito mga sir, yung aking ilaw. Ayan. At binuksan ko muna para makita nyo. Ang switch naman nito, nandito mga sir. Ayan o. Yan yung kanyang switch. Ayan. Ito mga sir, pinipihit-pihit ito kasi itong switch natin ay may dimmer ito. Ayan o, pihitin natin to. Ayan, pwede naman nating patayin. Lipat ko dito sa ilaw mga sir para makita nyo yung pagbabago ng ilaw. Ayan, nakapatay mga sir. Buksan ko lang. Ayan, mahina siya.
pwede natin palakasan ito. Yan. Yan, naka-full blast na siya mga sir. Ayan yung ilaw natin. Saka ito din pala mga sir. Ito, may electric pan tayo dito. Ayan o. Ayan mga sir, yung electric pan natin. Doon din ito galing sa ating ano, sa ating power wall. Ayan o. Ito naman yung kanyang pinaka-switch. Ayan, palakasan natin. Ayan, malakas na siya. Ayan mga sir, oh, nakikita nyo yan. Ayan, gumagana siya. Ito nga palang electric pan natin mga sir. Hindi na ito 20 volts, kundi 12 volts na siya. Kasi ang ginawa ko dito, kinonvert ko na siya. Hindi na siya, yung motor nito 12 volts na. Binili ko din sa online shop. Pinalitan ko na ng motor yan para direct na tayo sa setup natin. Hindi na tayo, hindi na kailangan na idadaan pa natin ng inverter. So ito, direct na sa 12 volt setup natin. Ayan mga sir. Ayan o. Gumagana yan. Ayan. Ayan. Dito naman siya nakasaksak. Dito sa ano natin o. Junction box. Ayan yung junction box natin. Ayan naman yung plug niya. Ayan o. Ito mga sir. Tanggalin ko lang. Ayan. Ito yung ginamit ko na plug. Kasi ito, matibay-tibay ito. Ayan. Papunta siya dito sa ating electric pan. Ayan. Ayan mga sir. Ayan. Saksak ko lang mga sir. Saksak ko lang ulit ito. Ayan. O ayan na. Gumana na siya. Ayan. Mayroon na siyang indicator light. At saka itong junction box ko nga pala mga sir. Ayan. Ito yung naman yung sa ilaw niya. At saka ito mayroon siyang fuse mga sir. Ayan o. O. Yung fuse na yan. Ayan. Kasi ang fuse na yan, kung sakali may problema yung load natin, ito yung masisira lang, yung fuse, pinaka-protection natin yan sa ating circuit. Yan mga sir, may fuse yan. Yan naman, operational naman. Dito pa sa isa mga sir. Ito din mga sir, sa pangalawang junction box natin, ayan kung nakikita nyo, dyan kami nag-charge ng cellphone. Pag nag-charge kami dyan, ito, ino-on namin ito. Ayan, pag nakikita nyo yung kulay blue na yan, ibig sabihin may power na lumalabas dyan at pwede na tayong mag-charge dyan. At saka kung nakikita nyo rin, ayan, may fuse din yan dito. Ang fuse nyo nasa 4 ampere. Kailangan kasi natin ng mga ganyan para sa protection sa ating circuit. At saka itong dalawa mga sir, ito yung pinaka-outlet na natin. Halimbawa na kung magsasaksak tayo ng electric pan, pwede tayong magsaksak dito. Yung mga electric pan natin na 12 volts, ayan, pwedeng-pwede yan dyan mga sir. At saka ito, may junction box pa ko na isa. Wait lang. Ito pa yung isang junction box ko mga sir. Ito yung pangatlong junction box ko. Ayan, kung nakikita nyo, yan o. Yan. Ito namang switch na ito. Ito yung para sa ilaw. Yan o. Ayan yung kanyang ilaw o. Ayan. Ayan mga sir, patayin ko. O, ayan, patay siya. Ito naman mga sir, itong nakasaksak dito, ito naman yung electric pan. Kaso ang ginamit ko dito na connector, iba ito, maliit ito. Ayan o. Ayan, maliit lang yan mga sir, na connector. Unlike dun sa isa, malaki yon. Mas maganda yung gano'n na klase, malaki, matibay siya. Yung mga ganito kasi, madali itong ano, madaling masira, at saka yung wire nito, madaling maputol. O, ayan mga sir, tumigil yung electric pan natin. Ayan o, kasi binunot ko siya. Ito, plug ko ulit. Ayan. Ayan mga sir, oh, gumana na siya. Oh. Yan, malakas yan mga sir. 12 volts na rin yan. Yan, nakadirect yan doon sa ating ano, power wall. Ayan, nagro-rotate naman yan. Ayan. Yan. Yan, bumabangga. Ayan, bumabangga siya. Oh, ayan. Ayan mga sir. At saka balik tayo dito. Ito mga sir. Yan, may fuse din yan. May nilagay din ako na fuse dyan yan. Oh. Yan. Malabo. Yan, may nilagay din ako na fuse dyan. Protection din yan para sa load natin dyan. Kung ano yung mga outlet dito. Ayan, kagaya nyan. May ilaw dito. Naka-fuse sila lahat. At saka, ito yung charger natin. Ayan, oh, may naka-charge dito. Ayan, buhay yan. Kung patayin natin yung charger nya, ayan, dito may switch tayo dito. Ayan, patay yan. Ayan. Pag ginamit natin siya, ayan, i-on lang natin ito. Ayan, ganun lang mga sir. Ganun lang yung ginawa ko dyan. At saka ipakita ko lang yung mga ilaw natin sa perimeter. Ayan yung ilaw ko sa perimeter mga sir. Ayan yung sinasabi ko na 5 volts natin na ilaw.
Ayan, patay siya ngayon kasi nga araw ngayon, mamayang gabi pa yung gagana. Tsaka yun din yung isa mga sir, yung ilaw natin, yun no, kung nakikita nyo. Ayan, yung mga load natin sa perimeter at mayroon din doon sa kabila. Balik tayo dito mga sir sa ating power wall. Ito ang ating inverter, tanggalin muna natin itong nakaplug dito. Try natin magsaksak mga sir ng ano, pagaganahin natin yung ating washing machine. Gamit itong ating inverter, yung inverter natin, napapagana naman ng ating power wall, ng ating power setup. Ito, plug ko muna ito, ayan. Ayan, plug, power on natin mga sir. Ito kasing wire na ito, extension wire ito, kasi yung aking washing machine nasa labas. Ito, tingnan natin yun mga sir. Ayan, nakaplug na yan, may power na tayo, punta na lang tayo dun sa likuran, ititesting natin doon. Ito na mga sir, ang ating washing machine, ayan o, kung nakikita nyo, ayan, wala tayong laba ngayon. Kasi mamaya-maya pa siguro sila maglaba. Ito, nakaplug na pala ito. Ayan o, nakaplug na yung washing machine natin. So, ito, try natin. Ito, paikutin natin yung kanyang wash timer. Ayan mga sir. Ito, ayan, gumana na mga sir. Ayan, nagwawas na siya. Ayan, ayan o. Yan yung galing sa solar setup natin. Ayan, no? Gumagana yung washing machine natin. Ito nga pala mga sir, araw-araw kami naglalaba. Ginagamit namin itong washing machine. Araw-araw talaga ito. Pagkatapos namin dyan mag-washing, ito, patay muna natin. Dito na naman sa ano, sa spinning. Ayan, no? Dito. Pagkatapos namin mag-wash, dito ang ano, ang kasunod dito, sa spinning niya. O ayan, kung nakita nyo mga sir, ayan. Ayan, yan yung washing machine namin na pinapaikot lang ng ano natin, ng solar setup. Ayan, pinapagana ng solar setup natin yan. Ito naman yung mga perimeter na ilaw namin. Mayroon din dyan sa CR. Saka, ito pa, may ipapakita pa ako sa inyo yung kaya ng ating solar setup. Ito, patayin muna natin mga sir. Ayan, off muna natin to. Tapos, unplug muna natin. Hindi na pala. Doon na lang tayo mag-unplug sa inverter. So, may ipakita pa ako sa inyo na dalawang, dalawang junction box. Ito pa mga sir, yung junction box na, doon sa kabila kanina. Doon kasi kami, dito naman sa kabila na ito. Dito naman yung sa mga anak ko. So, yung junction box doon sa kabila, apat yun. Tatlo yun. Ito, pang-apat ito mga sir. Ayan o, kung nakikita nyo yan, ayan naman yung kanyang switch sa ilaw. Ayan, ipote natin to. Ayan na yung kanyang ilaw na mamatay. Ayan o. Ayan, buhayan natin mga sir. Ayan. Ito yan. Ito yan mga sir, yung kanyang switch. May dimmer din ito. At saka ang supply nito galing din doon sa ating solar setup. Ito naman yung kanyang electric fan. Ayan o. Kung nakikita nyo mga sir, ayan, gumagana yan. 24 hours yan gumagana. Ganon din doon sa kabila. Walang patayan yung mga electric pan namin dito mga sir. Ayan o, gumagana yan. Ito naman, dito naman siya nakaplug. Ayan, bunutin ko yan. O ayan, patay na siya. Ito na yung pinakaplug niya mga sir. Ayan o, yan yung plug niya. So balik natin dito. Ayan, andar siya. Ayan, ayan yung ano niya, electric pan. Dito mga sir, ito pa kung nakikita nyo, ito naman, electric fan din ito. Ayan o. Ayan o, naka-plug ito. Ayan, balik natin. Ayan, pakita ko sa inyo to kung saan to. Ayan mga sir, ito siya. Ito yung siyang naka-plug kanina na electric fan. Ayan, try natin. O, ayan. Ayan mga sir o. Ayan, ito naman yung kanyang controller. Ayan o, painaan natin. Ayan. Ayan, pwede natin patayin dito. Ayan, patay na siya. At saka itong electric fan na ito, nilagyan ko na rin ng, ano ito, ng charging. Ayan, no? Kasi nga, hindi na kasya dun sa junction box nila. Dito ko na nilagay sa electric fan. Ayan na mga sir, nakikita nyo, ayan. Ayan, may switch din ito. Ito yung kanyang switch. Pag ayaw nyo mag-charge, ayan. Ayan yung kanyang switch. Ayan lang mga sir, balik tayo sa ating power wall. Dito na tayo mga sir sa ating power wall ulit. Ito, unplug muna natin tong ating ayan na, na-off ko na siya. Unplug na lang natin to. Ito yung kanina na papunta doon sa ating washing machine. Unplug muna natin ito. Ayan mga sir. Ayan mga sir, ito ay ano ko lang sa inyo. Ito, sasabihin ko sa inyo. Ito ka palang kulay blue na ito.
Ito yung 48 pieces ito na lithium battery, 18650 battery, ganun din ito. Ito naman mga sir, nasa 60 piraso ito. Ayan, kung nakikita nyo yung kanyang tangkad, yan o, ayan. Ito, 60 piraso ito. Itong kabila naman, ito nasa 48 pieces ito, same lang din doon sa una na yun, parehas lang sila. At saka dito naman, ito, 54 pieces ito, mga sir, ayan o, hindi sila magkapantayo. Yan, ito kasi nasa 54 pieces ito. Ito naman yung pinaka ito nasa 64 piraso ito na 18650 battery. Ayan kung nakikita nyo, ayan o, yung kanyang tangkad o, ayan o, magmula dyan hanggang pataas. Ginamit ko lang dyan na mga sir, yung buti ng coke yan. Ayan o, kung nakikita nyo, ayan buti ng coke lang yan, yung ginamit ko na shell niya, yung bahayan niya. Para lang yan sa dumi o di ka baka mabasa, ayan, protection lang din yan mga sir. Hindi ko na binili yan, kinuha ko lang yan sa mga tabi-tabi na lang. Ito naman, itong isa naman, ito na 32700 na battery, ito lithium battery ito. Naka 4S ito siya, ito naman kasing 18650 natin, naka 3S ito. O ayan, ayan mga sir, yung mga battery na ginamit ko. Ito namang battery na isa na to, battery din ito. Ito yung battery ng ng speedboat. Yung may-ari kasi nito, bumili na ng bagong mga battery. Ito yung mga luma niya. So, kahit pa paano, pwede pa naman natin gamitin. Ginamit ko na lang kasi binigay na sa atin ito. O, ayan mga sir. Ayan yung mga kabuuan na battery na ginamit ko dito. Ayan. Kung nakikita nyo mga sir. Tsaka yung ano nga pala dito, yung solar panel na ginamit ko dito, yung nag-charge dito sa kanya, bali 5 piraso yun mga sir. Tatlong na titig 100. Na tatlong tigawa 100 watts na solar panel, tapos yung pang-apat ko doon yung 150 watts, yung pang-lima ko doon nasa 200 watts. So bali 5 lahat yon ang ginamit ko na pang-charge dito na solar panel dito sa mga battery natin, 5 piraso yon. Yan lang mga sir. Ito nga pala mga sir. Ayan o. Oh, may kanin na tayo mga sir. Ayan. Dito lang din naluto yan sa atin na solar setup dito sa ating mga battery na ito. Ayan, ayan o, kung nakikita nyo, ayan yung kanin natin. Ito mga sir, ay hanggang gabi na namin kakainin ito. Kasi ang kagandahan kasi ng 12 volts na na rice cooker, thermotype ito, kita nyo naman o, rubber siya o. Hindi basta-basta makasingaw yung init niya. So ito, naluto mo ng umaga hanggang gabi, may mainit-init pa rin siya. Ay kung sa ulam naman, dito kami sa kabila nagluluto. Yan, yan yung ulam namin mga sir. Dito lang kami nagluluto ng ulam. Ayan, malaking bagay na rin na makakatipid tayo sa gasol. Ayan o, nakagasol kasi kami. Yung ulam namin, dyan lang namin niluluto. Yung kanin namin doon sa kabila, doon sa risko. Yan, ganun lang mga sir. Kung sakaling ito lang naman ay tip sa inyo. Share ko lang itong ginagamit ko sa inyo. Baka kung sakaling na makatulong ito sa inyo. Kung halimbawa na naputulan kayo ng kuryente, pwede nyo rin itong maging option mga sir. Kasi ako, naputulan ako ng kuryente matagal na. Matagal na ako walang kuryente, 4 na taon na. Kung halimbawa man na hindi kayo maabot ng kuryente, kung nasa ano man kayo, malayo kayo sa poste ng kuryente, malayo, di makaabot sa inyo yung kuryente doon. Ito, pwede, magandang option ito mga sir. Ito na lang yung gawin nyo, para ito na lang din ang gagamitin nyo. At ganoon din pala sa mga nabibigatan na sa monthly bill dyan, palaging mataas yung bill ninyo. Ito, maganda din ito mga sir, magandang investment ito. Kasi bawas ng bayaran. Yung sa akin, wala talaga akong bill kasi wala nga akong kuryente. Sabi ko sa inyo, naputulan ako, wala na akong binabayaran na kuryente. Bali, ito na lang yung inaasahan ko. Ito yung pinaka-powerwall ko. Pambahay setup lang naman to mga sir. Ako lang gumawa nito. Yan. Ginawa ko lang yan. Para lang, para may kuryente tayo. Para ito, kita nyo naman yung kagamitan na napagana niya. At saka, hindi lang ako ang gumagamit nito mga sir. Kasi marami na rin ang nagpa-install sa atin ito. Siguro, mga nasa 20 piraso na. Yan. Ganon din ang ginawa ko sa kanila. Ganitong battery lang din ang ginamit ko. Ay kung may pira sila, gumagamit din minsan ako ng mga lipopor o di kaya yung mga sinopuli, mga prismatic na battery. Depende yan mga sir sa budget nyo, kung ano yung kaya nyo na budget para sa pagbili ng materialis o ng klase ng battery. Ay sa akin kasi ito, patipid lang ito mga sir.
Ito yung pinakamababa na battery. Mura lang ito yung mga ganitong klase na battery na 18650. Ito mga sir, papakita ko lang sa inyo yung mga kagamitan ko sa paggawa ng solar setup. Dito na ako sa shop. Ayan, kung nakikita nyo sa lamisa ko. Ayan na yung mga kagamitan. Ayan. Ito mga sir, ito naman yung ating battery spacer. Ito 3S to 5 ito. Ibig sabihin naka ano ito, para sa 12 volts connection ito mga sir. Ayan, ayan siya. Mayroon din tayo dito na 1:2. Ito naman yung 1:2 natin. Ang gawin lang natin dito, depende sa build natin, pwede naman natin palakihin to. Kaso lang ang gagawin natin dito, ito pagdugtong-dugtongin lang natin ang mga ito. Ganun lang mga sir, ayan oh, dugtong-dugtongin lang natin ito. Ayan, ganyan lang gawin natin. Kagaya nito sa ginawa ko na ito, ayan oh, ito. Ito yung 18650 na battery. Ayan, ayan yung battery spacer niya. Kasi mahalaga yung battery spacer niya para, ayan oh, mayroon siyang space. Ayan oh, kasi pangit sa battery na nagdidikit silang dalawa. So, kailangan natin ng ganitong battery spacer para yung setup ng battery natin, ganito yung kinalabasan. Ayan, hindi sila nagdidikit-dikit. Ito naman yung ginagamit ko mga sir, pag nagkukunik ako ng mga battery, ito, itong ating spot welding na ito. At ito naman yung kanyang nickel, ito naman yung ginagamit natin na metal sa pagdudugtong sa mga battery na yan. At saka ito, mayroon din tayo dito na MC4 connector, ito naman para ito sa solar panel. Ayan, kung ilang panel yung i-install natin, ito lang yung gagamitin natin, MC4. Kasi itong MC4 na ito, water resistance ito at saka heat resistance din. Ito pang outdoor talaga ito. Ito yung magandang connector para i-connect natin yung mga solar panels natin. Kung magdadagdag tayo, ito lang yung connector niya na gagamitin natin. Ito naman, connector naman ito para sa battery ko. Ito XT ang tawag dito ito. Ito yung kanyang pangalan, no? XT60. Ito naman mga sir, 60 ampere ito. Magandang klase din ito na connector kasi ito design talaga ito pang pang battery. Ayan. Ayan, mayroon pa tayong connector na ginagawa nating outlet. Ayan, male and female na connector. Ayan, kung nakikita nyo, ayan siya. Ito na yung kinalabasan niya sa ginawa ko. Ayan o, ayan yung pinaka-outlet natin. Ito naman yung ating voltmeter. Dito natin malalaman yung dumadaloy na boltahe. Kung lubat na ba tayo, kung malakas pa yung karga natin dito, indicator ito for monitoring purposes only. Ito naman yung ating mga solar controller, solar charge controller. Ayan, kung nakikita nyo, MPPT solar charge controller ang nakalagay. Pero sa akin mga sir, parang hindi ko lang talaga sure kung talagang MPPT ito kasi sa halaga niya kasi na 1,200 lang. Ito kasi 100 ampere na ito. Tapos yung presyo niya nasa mahigit 1,000 lang ito. Ito mga sir, mga bago ito. Ayan, preparasyon natin ito kung sakali na may magpa-install sa atin, ay ito yung gagamitin natin. Pagpipiliin natin sila kung ano ang gusto nila. Pero sa akin kasi ito yung ginagamit ko, 100 ampere na ganitong klase. Okay naman ito, maganda naman siya. Ito naman yung tunay natin na MPPT. Ayan, kung nakikita nyo, is RNA yan. Kaya lang ito, 20 ampere siya. Mahal lang ito mga sir. Nagkakalaga ito ng 3,000 na. Doon pa lang mismo sa pinagbila natin sa online shop, nasa 3,000 na siya. 3,200 kasama na yung kanyang shipping. Ayan, ito naman yung ating mga 18650 na battery. Ito na lang natira mga sir. Kasi kung may magpapa-install naman, mag-order tayo. Ayan, yung mga available ko na battery. O, ayan mga sir. Ayan lang. Ang kagandahan lang kasi pagka may mga solar tayo, kahit na maliit na setup lang, pambay setup, kahit papano wala tayong burn out. Kung in case na magkaroon man ng power interruption, yung power natin tuloy-tuloy lang kasi hindi tayo nakakunik sa kanila, kundi mayroon tayong solar setup. Ayun yun lang yung advantage nito mga sir. At isa pa, yan, nakakatipid tayo, nakakabawas ng bill. Kung satisfied na kayo sa solar setup lang, wala na kayong babayaran kung ito lang talaga gagamitin nyo, kagaya ko. Ang sa akin kasi, pure solar ako, wala akong kuryente. Kaya wala akong binabayaran buwan-buwan. At ito pa mga sir, ang kagandahan lang kasi pag may mga setup tayo na kagaya nito na solar setup, kahit maliit na setup lang, pambayal na setup lang. Ngayon, pag nagkaroon ng power interruption o walang power, halimbawa isang araw o dalawang araw na walang kuryente, kahit papano mga sir, kumikita tayo dito. Kasi sa akin kasi pag halimbawa na walang power dito sa amin, nagpapacharge sila ng cellphone, yung mga 20 piraso o 30 piraso na cellphone, ganun, nagbabayad naman sila sa akin ng 20 pesos kada charge ng isang cellphone.
So ayan, lamang tayo mga sir kung sakaling nagkaroon ng burnout, nagkaroon ng power interruption, ayan, pupunta sila sa atin, magpapacharge ng kanilang cellphone, ayan, ang binabayad nila, 20 pesos, sila naman yung kusa nagbabayad ng 20 pesos, kaya yun, magandang opportunity din. At saka hanggang dito na lang mga sir, kasi mababa na rin yung video natin. Kung ayan, tip ko lang naman sa inyo yan, kung ayan yung mga benefits, kung in case na mayroon kayo ng mga solar setup na kagaya nito, kahit maliit lang, kahit pambay setup lang, malaking bagay na yan mga sir. Hanggang dito na lang kasi may gagawin pa ako, yung TV na nasa likuran, gagawin ko pa yan. Dumating lang kanina yan, pati din itong isa na LED TV, ayan o, LED TV din ito. Yung electric pan na ito, paayos din ito. Ganon din yung digital na ano, ayan, kiluan, kung nakikita nyo, ayan, paggawa din sa atin yan. At meron din dito na ano, ayan, welding machine na inverter type, ayan, paggawa din sa atin, dala ng customer yan, dyan lang muna yan kasi masikip na tayo dito. Kunin na lang natin mamaya pag halimbawa na ayusin na natin siya. So yun lang mga sir, maraming salamat sa panunod. Ito pala yung mga kagamitan ko, ayan, kung nakikita nyo, ayan yung mga kagamitan ko sa pag-i-install, ayan. Yan sila mga sir, kailangan natin yan, kung ito yung trabaho natin, yan, malaking tulong sa atin ang mga yan. Hanggang dito na lang, God bless, maraming salamat sa panonood nyo, ingat na lang kayo, bye bye.